Sagittarius, welcome, welcome. Tingnan natin kung anong parating sa'yo ngayong July. Sino yung parating? Or magpaparamdam ngayong July? Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. Sino yung magpaparamdam at tutungo sa'yo ngayong July? Give me the message. Jay. Jack of Heart. Give me the message. Sino yung magpaparamdam patungo sa'yo? Give me the message. Sino yung magpaparamdam at patungo sa'yo ngayong July? Oh. Give me the message. Sino ka magpaparamdam sa'yo ngayong July? Give me the message. Sino yung magpaparamdam or tutungo sa iyo ngayong July? Give me the message. Meron dito, 5 of speed, 5 of diamond, and 10 of heart. Nakitaan ko dito, no? Meron ka dito patungo, dalawang tao, yung siba. New person and past person ang nakikita ko dito. Okay? Or pwede rin sabihin, meron kang kadiling ngayon, meron kang nakakausap na bago. Ito lang yung nakikita ko. Meron ka dito ang kadiling na Scorpio, Cancer, and Pisces. Then meron ka din dito ang kadiling na Gemini, Aquarius, and Libra. So, nakikitaan ko rin dito, no? Yung isa dito, nakikitaan ko dito, masidhi yung kanyang nararamdaman dito. Kung meron ka mang person is Scorpio, Cancer, and Pisces, or pwede rin bago to. Nakikitaan ko dito na matindi pa rin yung nararamdaman nito. Gusto ko nitong i-care, gusto ko nitong alagaan. And then, nafe-feel ko din dito na nakapokus sa sayo. Okay? Kumbaga, ikaw yung apple of the eye ng tao na to. Kumbaga, itong tao na to, meron siyang nararamdaman na sobra sa'yo. Ito rin nakikita ko. Kumbaga, gusto nito na mas maging malalim pa yung connection. Okay? And then, nafe-feel ko din dito, merong new love na parating dito. Na kung saan, no, ang tao na ito ay nakikitaan ko dito na sobra yung kanyang mararamdaman, or pwede rin sabihin, meron tong maramdamang spark sa'yo dito, okay? Meron din ako nakikita dito ang tao na nahihirapan sa sitwasyon, okay? Pwede yung past person mo to, kung may past person ka dito na Gemini, Aquarius, and Libra. So, nakikita ko din dito na hindi nito tanggap ang pangyayari dito. Meron dito ayaw pantanggapin, okay? Pwede umiiwas ka dito, inaalisan mo to. Kumbaga, nakikita ko dito may panlilang tong ginawa, panloko. Nagkaroon kayo ng separation ng tao na to. Pero ganun pa man na nafe-feel ko din dito na nakapokus ka dito sa paglago mo. Okay, pwede rin nagkakaroon ka dito ng interest, lalo na sa iyong mga pangarap. Kumbaga, meron ka mga plano na ginagawa dito. Nakatuon ka ngayon sa paglago mo. Ito rin nakita ko. Kumbaga, ano, imbis na, na isipin mo itong mga naganap, itong sakit na nararamdaman mo dito, nafe-feel ko dito na tinanggalan mo to dito. Ito rin nakita ko. Then, nakitaan ko rin dito, no, meron ditong mahirap na sitwasyon. Pwedeng meron ka ditong past person na nahirapan kayo sa financial dito. Ito lang yung nakikita ko. Kung madalas mo makita yung 555, so, nakitaan ko dito na meron tong mensaheng pinahatid sa'yo, okay? So, nakitaan ko rin dito, no, meron ditong pagtataksil na ginawa, okay? Minahal mo tong tao nito, ito lang yung nakikita ko. Pwedeng may anak kayo ng tao nito, okay? Nagsasama na kayo dito. Ito lang yung nakikita ko. Bumuo na kayo ng pamilya dito. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito na may pagbabagong naganap. Okay, may pagbabagong magaganap sa'yo. Okay? Kung baga, ano, mahanap mo yung balance mo dito. Ito lang yung nakita ko. Give me my information. Ano pa yung mensahe? So, tingnan natin po isang card. Give me the message. Ano pa yung mensahe dito? Give me the message. Ano pa yung mensahe dito?
Naitaan ko dito, no, meron ka dito ng tao na maraming option. Ginawa kang option. Okay, may panlulokong nangyari dito. So, palm tree. So, naitaan ko dito, nakapokus kasi stability mo, sa security mo, sa growth mo. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na ikaw yung tipo ng tao na flexible kahit saan ka. Dalhin, kaya mo. So, naitaan ko rin dito, no, nakaramdam ka dito na yung bang tipo na nasaktan ka, maybe naitanong mo din sa sarili mo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na naging frustrated ka before sa relasyon na to. Kumbaga, nawalan ka ng tapang confident, okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na sinisisi mo yung sarili mo, nagkaroon ka ng takot, meron ka mga alalahanin. Kumbaga, ano, nakikitaan ko dito na meron kang selos na naramdaman, okay? Pero ganun pa man, ano, nakikil ko dito na nabangon mong muli yung sarili mo. Karmic. So, naitaan ko dito na sa karmic relationship ka. Kaya ka nakaramdam ng ganito, no? So, nakikitaan ko dito, inalisan ka dito. Kasi nafe-feel ko dito na natutunan mo itong i-let go, okay? So, mahanap at nahanap mong muli yung sarili mo dito. Nakikitaan ko dito, minahal mo yung sarili mo. Okay? Give me more information. Kumbaga, naging lesson to sa'yo. Meron ditong separation nangyari, break up. Kumbaga, tinigil mo na tong pattern na to. Ito rin nakita ko. Pwedeng on and off kayo before. Pero dahil dito, no, meron ditong inabandon na. Okay? May umalis. Binigyan ng silent treatment. Pero nakikitaan ko dito, feeling down ka dito. Okay? Nakaranas ka ng ganun. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito. Inalisan mo to. So, nag-healing ka ngayon. Okay? Or pwede rin sabihin na, mas nakatuong ka ditong para sa sarili mo. Okay? So, meron ka dito, kumbaga na meron ditong other woman or other man. Kumbaga itong tao na ito ay competition mo, okay? Pwede rin inago nito or inakit itong person mo dito kasi nagkaroon kayo ng separation, okay? Merong kang nakaaway dito, okay? Ito rin na-feel ko or pwede rin sabihin ito yung umaha sa person mo. Give me more information, ano pa yung mensahe. Meron tong dalawang mukha, okay? Hindi ito naging totoo, pwede rin kaibigan mo or pwede rin sabihin kakilala mo din ito. Kumbaga, itinago nito yung personalidad niya. Kumbaga, yung kanyang intention sa'yo, tinago nito. Okay, nag-pretend to na okay sa'yo. Pero dahil nakikitaan ko dito na meron tong masamang ugali, nafe-feel ko dito na inalisan mo to. Give me more information. Or pwede rin may natuklasan ka dito. Ayun, pasensya na lang ako talaga. Stab in the back. So, naitaan ko dito, niloko ka dito eh. Ito yung naging dahilan kung bakit nasasaktan ka, dinaya ka, niloko ka. Kilala mo na rin ito. Ito yung nakita ko. Yung iba sa inyo, kilala mo yung nanloko sa'yo. Kilala mo yung babae, lalaki, na ipinalit sa'yo, okay? Kung bakit ka nasasaktan. Kumbaga, nasya ka dito. Hindi mo akalain na magagawa ito ng tao na to sa'yo, okay? Give me more information. So, nakikita ko dito, meron dito bagong parating sa'yo. Getting to know each other. Okay, meron dito ang tutungo sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala. Kung napunta ka man sa karmic relationship, inalis ka dito dahil meron ditong papasok na bago. Ito lang nakikita ko. Give me more information. So, true love, totoong pag-ibig na ang parating sa'yo. Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, itong tao neto, no, nag-e-effort to. Kung meron ka ditong past person na hindi nag-e-effort, ikaw yung panay-effort, ikaw yung give ng give. So, nakitaan ko dito, ma-effort to. Magkakaroon kayo ng give and take sa isang relasyon. Receiving. Giving and receiving, ganyan. Give me more information, ano pa yung mensahe. Kikiligin ka dito. So, release your ex. Ito yung mensahe, no. Tanggalan mo na sa ex. Kasi papasok yung sinyog love sa'yo. Okay, true love mo to. Ma-effort. Give me more information if I'm sorry. Kung baga, no, kung sino itong tumukso ta. Yan, kung sino itong tumukso sa person mo, hayaan mo na sa kanya yun. Give me more information. Children. So, meron kayong anak nito. Okay? Unrequited love. So, napipil ko dito, no, na hindi ka naging sapat sa tao na to. Okay? Yung iba sa inyo. Pero meron ka rin ditong parating na tao na true love, okay? Kumbaga, ang tao na ito ay may chemistry kayo. Ito lang yung nakita ko. Pwedeng nakikitaan ka ng tao na ito na young energy or innocent, pure.
So, nagustuhan ko ng tao nito or magugustuhan ko ng parating na to sa'yo dahil may takot ka sa Diyos or yung pagiging mong religyoso, religyosa, okay? Ito yung magugustuhan niya sa'yo. Kumbaga marunong ka sa buhay, give me more information. Or ikaw yung magaling ka magpayo, give me more information ano pa mensahe. So, meron dito na, ano to? Talking. So, nakita ko dito meron interesado sa'yo. May magme-message, email, text. Meron din tatawag. Gusto nito, lagi kang nakakausap. Kumbaga, yung banti po na tinatamad ka na makapag-usap. Pero gagawa pa to ng kwento para humaba pa yung usapan. Okay? Pwedeng new person to kasi may effort siya. The dragonfly. So, nakita ko rin dito, no, na meron pagbabagong parating sa'yo. Kumbaga, darating na yung paghihilom ng puso mo, okay? Magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Or pwede rin sabihin, ito yung tumulong sa'yo para makalimot ka. Kasi may effort siya, eh. Pwedeng ma-realize mo dito, okay? Or bigyan mo to ng chance. Itong papasok sa'yo, love call. So, ito yung parating sa'yo, mag-express siya ng kanyang nararamdaman. Iniisip ka nito, kumbaga gusto ng tao nito na mag-evolve. Okay, or pwede rin, meron ka nang nakakausap ngayon na bagong tao na kung saan ano, nakikita mo to ng effort, ng pagkakatiwalaan mo to. So, sudden change. Ito yung parating sa'yo, bigla ang pagbabago. Sorpresa, merong balita, transformation na mangyayari sa'yo. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching and love and peace.